What's up mga kawaw? Punta naman tayo sa aming bukid mga kawaw. Parang matarik yung daan ngayon papunta sa bukid namin mga kawaw. Ito hirap pero kailangan. Malayo pa eh. Masyadong matarik yung kalsada punta doon sa bukid namin. So tingin lang kayo dito sa ano namin mga kawaw, view papunta sa bukid namin. Ito na mga kawaw, dito na po tayo sa taas. Dating natin doon sa dulo, may area doon na overlooking, makikita yung may ano dagat. So dahan-dahan lang muna tayo. Yan po yung daan na saan tayo nanggaling. So yan mga kawaw, dagat na po yan. Yan. So doon lang tayo sa taas. Para ano, mainit na. Mainit na mga kawaw. Masyadong mataas yung ano, bundok. Buti na lang may ano na daan. Yan o. Masyadong mataas. Yan mga kawaw. Overlooking yan. May dagat doon sa baba. Pero hindi masyadong maaninag sa ano video kasi malayo. Dahan-dahan lang po tayo. Kiyat. Kasi mahirap. Napaka ano po dito. No? Wala pong ano. Katao-tao. Yan po mga kawaw ang dagat. Ano natin yan. Overlooking po siya. Pag nandito na tayo sa taas. Pero hindi masyadong ano. Kasi masyadong malayo. Yan po. Malayo kasi. Hindi natin masyadong nakikita yung dagat. Overlooking na po siya dito. So yan, nadaanan na natin yan. So, punta pa tayo doon sa taas. Kung saan ito. Peaceful po dito kasi wala nang bahay dito na area. Doon na sa baba. Yun po. May dagat. Pagdating po natin doon sa ano namin. Lupa. Titingin po tayo ng mga wild ano. Pineapple kasi marami po doon. Namumunga siya. Titignan natin kung may bunga pa ba. Kasi marami din pumunta dito, kumukuha. Kasi masarap, matamis yung pineapple na ano, wild siya. Kumbaga, maliliit na ano, pineapple, bisaya po siya. Yan mga kawaw. Malapit na po tayo. Tingin-tingin lang muna tayo dito. Ano? Mamaya nga po pag ano, pupunta naman tayo dun sa dagat. Titignan natin kung ano yung pwedeng
kunin natin dun. Yan mga kawaw, nasa nababa na po yung dagat. Yan po ang sipaka ng Balingwan. Pagaling po kayo ng Cagayan de Oro, sasakay po kayo dyan ng barge patungo Camiguin Province or Camiguin Island. Maganda po dito magbakasyon sa amin sa Camiguin dahil peaceful po dito. Sa mga turista dyan na gustong mag-enjoy, ngayong October 23 po open up yung Camiguin, saka gaganapin na yung Camiguin Lanzones Festival po. So pwede po kayong pumunta dito sa amin sa Camiguin. Kung teretong turista po kayo, magano lang po kayo sa mga bahay or hotel po na tutuloyan ninyo. Magpakuha po kayo ng requirements katulad ng mga requirements po na kailangan dito pag pumasok sa Camiguin, yung acceptance po sa lugar kung saan ka pupunta or doon ka titira, or yung hotel na po na tutuluyan mo, sila po yung kukuha ng acceptance po para sa inyo. Kung naman may mga relatives po kayo dito sa Camiguin Province po, sa Camiguin Island, Born of Fire, sila po yung kukuha na sila po yung kukuha ng acceptance para sa inyo, kasi doon kayo titira sa kanila. Pero ang requirements po noon bago makapasok sa Camiguin, kailangan fully vaccinated, tapos nakapag-booster na po kayo. Yan po. Pwede na kayong makapunta dito sa Camiguin. Magpabook lang po kayo sa mga hotel kung hindi po kayo taga rito, para hindi kayo mahirapan sa pagpasok sa Camiguin Island or Camiguin Province po. Ito na po tayo sa amin, sa lupa po namin. Yan po. Titignan lang po natin kung pwede na po ba tayong magpa-harvest ng mga liyog po. So tingnan po natin. Yan, andito na po tayo. Ito na po yung lupa namin. Yan, yung may mga matataas na dahon. Yan po yung wild na pinya o pineapple. Dati tinatanim lang namin to. Ngayon dumadami na sila ng pusa. Yan. So maghahanap po tayo dun. Yan po. Yan, wild po yan, pineapple o pinya. Ito po, wild din ito na flower. Yan. Marami po yan dito. Yung iba pag All Souls Day sa November, kinukuha po to. Yan, nilagay po sa cemeteryo. Yung iba binibinta. Wild po yan na bulat-bulat. Marami din po yan. Ito po. Yan.
So wild po na no. Niya, kaso wala na pong bunga, ubos na ata. Yan po, yan, wild po yan at niya. Hanap po tayo dun sa taas mamaya. Yan po yung ginawa kong bahay kubo. Dito na po tayo, dyan muna tayo magpapahinga. Po, lupain po namin to. Kami po dito ang nag-alaga sa lupa na to. Ako yung palaging kumbaga naglilinis po itong mga malalaking damo. Yan po yung mga niyog po na ano tinanim natin, malalaki na sa awa ng Diyos. Kaso lang po ang niyog dito sa amin or yung tinatawag namin na kopra, ano lang po, mura lang po yung ano namin kopra dito. At noon 30 lang po per kilo. Iwan ngayon 29 na lang po. Kung sa kopra yan, kung sa niyog naman 3 pesos each 1 piece of niyog po. So isang niyog bale 3 pesos lang po yung bili sa amin dito. Kung bibili po kayo. Pero sa ibang lugar, katulad ng Cagayan de Oro, mahal po dun, 30 per piece. Isang niyog, 30 pesos po. So, andito na po tayo sa ano namin, sa ginawa kong bahay kubo. So, ngayon mga kawaw, ano po tayo? Iinom po tayo ng tubig ng niyog. So, bubuksan na po natin to para ano, makainom na po tayo ng tubig. So, tapos po nito ng kawaw, pupunta po tayo doon sa taas, sa dulo para magkahanap tayo ng no, kahanap tayo ng wild pineapple o pinya po na Bisaya, yung maliliit pero matamis po. Ito na, bubuksan natin para kainom po tayo ng tubig. So masarap po. So, inom po tayo mga kawaw. Nakuha po ko kasi malayo yung nakakalating, mahigit 1 kilometro, saka matorik pa yung daan. Sarap po. Mamaya din po, ano, tatanim po ako ng ano, niyog po. Kasi yung produkto po dito sa amin, yung kadalasan na ano, pag niniyog lang po, tapos binibinta yung kopra. Yung iba, farm, patulad sa akin, farmers po, yung iba, fisherman, kasi malapit lang sa ano, dagat, dito sa amin, sa Camigin, ni ano, dito sa amin, nalibutan po kami ng ano, dagat po. So, ang pangunahing hanap buhay ng tao dito, pangingisda at saka pagsasaka po. Yung katulad sa amin, mahirap, so, pag
pagsasaka at saka ano, pangingisda kung ano, hindi ka tamad, mabubuhay ka rin dito sa amin. So punta na po tayo sa ano, taas, hahanap po tayo ng wild na pinya po, mga kawaw. Let's go. Punta na po tayo sa taas po. Hanap po tayo ng wild na po na pinya. Ito yung bukid namin. Yan po. Hanap po tayo dito ng wild na pinya. Nung pumunta po ako dito, marami-rami pa yung ano dito, bunga. Ngayon parang na masyado, parang wala ng bunga yung pinya. Yan po, pinya po yan, mahal, pinya po yan, kaso wala ng bunga. Mahanap po tayo, baka sakali may mahanap pa tayo ano, may bunga. Tingin po tayo dito at may mahanap tayong bunga. Kasi tumutubo po ito kahit saan yung wild na pinya. Kasi yung ano po niya dito, kumbaga yung seedling po, pag nga ikamukuha po dito, nilagay yung seedling kahit saan, kaya kahit saan din po siya tumutubo. Yan po, parang ubos na yata, wala ng bunga lahat. Ito po, maliit pa to. Kung titignan niyo, yan po yung bunga niya, maliit pa lang. Tayo dito sa taas. Kung may makita pa tayo, ubos na yata. Ito mga kawaw, hindi ko pa ito nalilisan. Yan, mahal na pinya po yan. Sumula lang bunga. Hanap tayo, sana mayroon pa. Parang wala na talaga, wala na bunga. Pinagkarbisan namin noon, malog. Ito po, wala na po tayo, parang naulahan na. Tapos na yata ang pinya, wala ng bunga. Yan, pinya yan, kaso wala ng bunga. Gusto na, wala na po tayo. Hindi na po tayo napirahan ng kahit isa. Yan po, ito yung bukid namin. Ah, ito pa po. Buti may isa. Papakita ko sa inyo po. Yan po. Isa pang natira. Isa po. O,
Yan ang bunga niya. Inog na po to. Pwede na po itong kainin. Masarap po itong wild apple niya po. Matamis. Ito. Pag may pumapunta po dito, ito po. Yung hinawakan ko, ito po yung tinatanim. Yung iba kahit saan po tinatapon, kaya tumutubo po siya kahit saan din. So buti na lang may nahanap po tayo na isa. Bango po, mabango. Hinog na po. Yan po. So mamaya ano po tayo, kakainin natin ito mamaya. Hahanap pa rin po tayo, baka mayroon pa si Maina po dito. Salamat naman dahil may natira kahit isa. Ito po, bunga rin po ito, kaso maliit pa. May bago pa dito. Yan, hindi pa pwedeng kunin. Dito po yan. Nandito din. Malaki-laki na, kaso hindi pa yan. Yan po. Yan, wild apple po yan. May natitira pala. Rin pala. Ito po. Dito po. Mayroon din. So marami-rami pa. Hindi po. So, hahala pa tayo dun sa taas. Mayroon po dun sa taas. Ito po may bunga, pero ano po po, parang wala. Wala na pala. Kinuha na. So ito lang siguro yung natira, mga kawaw. Yan yung lupain namin po. Yan. Titingin lang po tayo dito sa ibaba. Kung may ano pa ba dito. Kaya dahan-dahan po tayo, baka ano natin alam may mga ahas din po dito kasi masyadong ano po madamo po. Tingnan natin dito, pinag-una natin kanina, baka mayroon pang natira. Diba? Oh, wala na po. O, sa baba hanap po tayo. Ay, mayroon pala dito. Iwan. Sada po yung daan natin kanina, hanggang dito lang po yung ano, daan papunta po yan doon, kaso hindi pa po natapos.
tayo dito. Marami po itong bunga. Ito po yung kahit saan siya natapon, tumutubo. Kaya dumadami yung pineapple dito na ano, wild pineapple. May bunga po pero ilaw pa rin po siya. Ayan po. O yan. Mayroon pa rin po pala. Mayroon po dito kaso ubos na, kinuha na po yung bunga, wala na. Yan po. So babalik na po tayo dun sa ano. So babalik na po tayo dun sa ano. Baikobo na ginawa natin. Kahit maliit lang para ano po tayo may masinungan pag umulan, kasi kadalasan dito umuulan po. Yan po yung nasa likuran natin. May daan. So ano na po tayo. Punta na po tayo doon. Ito po yung nakuha nating ano, pineapple. May dala ko ditong itak at saka sirot po para sa ano, mamaya kukuha po ko ng panggatong para sa bahay. So balik na po tayo sa ano, bahay kubo natin. Lagay natin itong ano, pineapple na ano, nakuha natin yung tingin muna bago ay umunta nun, basta may makita pa tayo na pineapple. Hindi po kayo ano nagsaga dito sa pagpunta na sa bukid. Ito lang talaga yung bukid na ano namin. Nakakahal yun. Nakapatulong sa pangaraharan. Nakakaharap yung pangaraharan. Ito po, pinyat din po yan. Kaso wala ng bunga. So, every 3 months po nagpapahat dito sa kami na ngayon para sa pag-ibirita. Nagawa pong kopra. Ayan po, pabalik na po tayo doon sa ano natin, bahay kubo. Update ko na lang po kayo kung saan po tayo pupunta mamaya. Doon po sa nakapanood po dito, paki-like at unsubscribe naman po sa video po, kahit po itong vlog ko ay walang kwenta. Para po ito sa
mayayaman or sa mga taga city po or nasa siyudad para malaman din nila yung buhay sa bukid. Masarap po dito ang hangin, presko, napakatahimik. Kung dito ka, may problema ka, makawala. Minsan, makamunimuti ka dito. Sa mga susunod ko pang vlog po, dadalhin ko po kayo sa lugar na magaganda. So, hanggang dito na lang po. Please, subscribe. Pakipindot na lang po yung bell button para updated po kayo sa ano ko at subscribe nyo po ang channel ko. Para makapanood po kayo ng magagandang view dito sa amin sa Camiguin Island. Yan po. Hanggang dito lang po. Peace you. Ayun guys. Masyado nang mainit. Overlooking nga pala dito guys yung ano. Kikita po natin itong overlooking sa ang makikita natin dito yung dagat po. Tingnan po. Uwi na po tayo guys. Ito na po yung ano si Paga sa Balingwan. Nakikita po natin dito yun. Kapag galing ka sa Cagayan de Oro, makikita mo yung si Paga. Tapos may ano po diyan, Balingwan Port. Tapos sasakay po kayo papuntang Camiguin Province or Camiguin Island. Makikita nyo po yan. Yan po ay si Paga. Patungo po yan ng Hingog tsaka Butuan. Yan po. Overlooking po siya dito. Dagat po yan. Mas layad lang kasi malayo. Kaya hindi halatang ano. Para lang siyang ulap. Yan po yung daan. Ito po yung bukid namin. Yan po. So, uuwi tayo pero babalik agad. Yan po.